Yo mga idol! Welcome back sa ating channel, ang Basketball Talk. Alam nyo ba na dalawa pala sa Los Angeles Lakers ang bumaba ang production? Kumpara noong nakaraang season, yarayayon po sa Hoop Hypes ni Frank Urbina. Si LeBron James at si Patrick Beverly, ang dalawang player na nasa top 10 ng NBA na bumaba ang quality ng paglalaro. Kumpara noong nakaraang season, una, si LeBron James, last season mga idol, nag-average siya ng 30 points per game. At sa mga nakakarami, alam naman natin, muntik pa nga siyang naging scoring champion. Sadya lamang nakinulang siya sa dalawang laro para makumpleto ang requirement na 58 games. At ang nanalo nga ay ang malaking bulas na si Joel Embiid ng Philadelphia. Subalit ngayong season, bagamat masyado pa ngang maaga, nag-average pa lamang si LBJ ng 24.9 points per game. Negative 5 yan. Shooting 45% sa field. Mataas naman yan. Pero ang bumaba talaga kay LeBron mga idol ay ang 3-point shooting. Mula sa 35.9 last season, bumaba po ito sa 23.9 ngayong season. Negative 12 yan mga idol. Pero ang maganda naman diyan, hindi pa dapat mag-alala. Dahil nakaka-10 games pa lamang naman si LeBron James. Kaya tiyak na mababago pa yan sa pagdaan ng mga araw. Pangalawa mga idol, si Patrick Beverly. Nang makuha ng Lakers itong si Pat Bev, marami ang naniniwala na magandang nakuha siya at bagay siya sa Lakers dahil sa pagiging off-ball player at may tira sa labas. Idagdag pa nga ang pagiging malupet sa depensa. Pero hindi nga ganoon na naging resulta sa Lakers. Last season, 10 points per game siya sa Minnesota. Subalit ngayon, 4 points per game na lamang sa Lakers. Sa kasalukuyan, 27% sa field, 24% sa 3-point area. Mga idol, 27 at 24 talagang napakababa niyan. Negative fall sa box plus minus. At pang-sampu siya sa buong NBA sa bagay na yan. Kaya naman mga kaboltok, hindi ako nagtataka. Baka maisama itong si Pat Bev sa trade bago mag-December 15. Dahil kaya lamang siya nagagamit ngayon sa Lakers ay dahil sa kanyang defensive skill set. Ngunit ang 4 points per game ay talaga namang hindi katanggap-tanggap. Yung mga idol, hindi naman iyan masasabing bad news para sa Lakers dahil nga masyado pang maaga. Si LeBron ay nakakasampung laro pa lamang. Masyado pang maaga upang masabi na sila talaga ay bumaba na ang stats. Isa pa dahil nga nag-iba ng coach ang Lakers, mas priority ngayon ng Lakers si Anthony Davis at second option na lang si LBJ. Pero ang stats ay nagsisilbing gabay lamang upang malaman natin na may pinagbago na sila kumpara noong nakaraang season. Kahit pa ito ay masyado pang maaga para sabihing nagbago talaga ng stats ang dalawa. Samantala sa ibang balita naman mga idol, sino ang mananatili sa Lakers starting lineup kung sakaling magbalik na ang superstar na si LeBron James? Iyan nga po ang pinakamagandang tanong natin ngayon sa kasalukuyan. Dahil alam naman natin may injury si LeBron. Nang mawala si LeBron, ang starting five ng Lakers ay sina Patrick Beverly, Austin Reeves, Lonnie Walker, Troy Brown Jr. at center si Davis. Samantalang sina Reeves at Walker ay tuloy-tuloy na nag-aambag sa opensa at tumutulong sa pagbangon buwat nang mawala si LeBron James. Pero paano kung magbabalik na siya? Sino ang isang mawawala at mapupunta na sa bench? Baka boltok, malamang na si Troy Brown Jr. ang isa sa mapunta sa bench bilang kapalit ni LeBron James. Ngunit nagbabalik na rin si Dennis Schroeder bilang point guard. Kaya tiyak na ibababa nila sa pwesto si Austin Reeves sa shooting guard at magiging role player ni Patrick Beverly. Kaya ang bago at magiging starting lineup ng Lakers at point guard si Dennis Schroeder, shooting guard si Pat Bev, small forward si Lonnie Walker, power forward si LBJ at center si Anthony Davis.
Kaya ang magiging second unit ng Lakers ay malakas pa rin. Si Westbrook, si Reeves, Troy Brown Jr., Wenyen Gabriel at Thomas Bryant. Third team na si Matt Ryan, Juan Toscano Anderson, Damian Jones, Kendrick Nunn at si Max Christie. Yo, mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Mag-comment ka na kaagad sa ibaba. If you like this kind of video, mag-subscribe ka na. Hit the bell, select all para palagi kang updated. Makita-kita po tayo mamaya sa laban ng Lakers at Phoenix Suns. Salamat po!